ayan po si Michael, yan po yung kapatid nila at yung mga kaibigan po yan mismo ni Michael yung nambubuli sa kanya. Ayan po, halos tinatali po siya sa tubo po noon sa... Ayan po, tinatali po siya sa tubo. At, sino nagbibideo? Mga kaibigan niya din po, tinuturing niyang kaibigan, Idol Rafi. Ayan po. Okay. Ayan. Okay, yung mukha ng mga nambubuli. Itong Mark Granfield, I'm sure nasa tamang edad na ito, at saka itong Angelo, itong Brave, at itong Dave. Ang minor siguro dito, palagay ko, itong si Prince at saka si Christian. Most likely. Opo. Nanay Christina, magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po, Nanay Dito. Hindi ko na po pinatapos yung video dahil hindi ko po matiis makita na binubuli po yung inyo pong anak. Tinali po sa poste, tapos pinagsasaktan, pinusasan, pinagsasaktan ng kanyang mga kaibigan mismo. Kailan po ito nangyari, Nay? March 7 po. March 7. Sino po nagbibideo noon? Sila-sila din yung mga barkada, tropa? Ano po yung nagbibideo po noon? Pansin citizen po siya. Okay. Alam na ba ito ng barangay? Opo, alam na po ng barangay namin. Yung nakita po natin sa video, nangyari po yan noong March, sabi niyo po, kailan po noong March? March 7. Hanggang alas 4 po na. Okay. March 7. Yan po ba ang unang insidente o may nangyari pa noon bago niyan? May nangyari na po noon bago po yan. So parang pinagbigyan na po namin sila nung iba po sa mga, nung ilan po sa mga nanggulpe na ipabarangay na po namin at nangako po sila na hindi na daw po mauulit. Pero basta pinagbigyan po namin sila, hindi po namin akalain na mas grabe po yung ginawa nila. Kaya ngayon po, hindi na po kami papayag na makapang-abuso pa po sila. Tama. Kasi sa aking palagay, halos lahat po ay nasa tamang edad maliban doon sa dalawa. Kung tama po yung aking pagtansya, yung dalawang nasa dulo. Okay? Ako. Ang sa tingin ko lang po, ang minor lang dyan ay siguro yung si Prince Pidenes at saka Christian Obiena Gagbo. Itong Mark Granfield, Angelo Amoranto, Brave Menia, at saka itong Dave Yandelar, para nasa tamang edad na po mga ito, tama? Opo. Reynaldo de la Cruz, Barangay Investigator, Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. Mr. de la Cruz, magandang hapon po, sir. Nakita niyo na po yung video, yung pagmamaltrato po kay Mr. Michael Barolo? Opo. Opo, Sir Rapi. Paulit-ulit na po nangyari yon, yung ganong klaseng pananakit, pambubuli. At nakarating na po sa barangay at pinag-ayos po sila, kaya lang nasundan na naman ulit. Ano po? Ay, hindi na po. Wala na po naulit na pananakit po noon. March 7 po nangyari. Opo. Yung video. Pero bago niyan, may nangyari ng pambubuli pa dati pa. Pananakit. Bago pa noong March 7, yung video na nakita po natin lahat. Tama? Opo. O bakit noong unang insidente pa lamang siya? Sana napigilan nyo na. Ba't naulit pa? At wala naman po nangyaring complaint po sa amin doon. Ang inano po namin, nung may pinakita pong video po, yung kapatid po na gano'n nga po ginawa, lahat po ng sangkot po doon ay inimbitahan po namin. Okay, ano po sabi ng mga inimbitahan nyo? Yun nga po, tumaro po si Michael, lasing nga ho noon at nagwawala ho noon, kaya napilitan po silang itali po ituro sa poste po. Ano naman pong reaksyon nyo doon sa kanilang sagot? Sa kanilang paliwanag? Po namin, pinaliwanag po namin na yung ginawa po nilang yun ay isa pong malaki pong pagkakamali po. Na pwede po namin, pwede po silang makasuhan sa kasong pananakit po. At ano pong sagot nila? Umano naman po sila na sabi nga po nila nung kaharap na po yung magulang, inaano naman po nila kung ano pong gusto nilang nangyari po, kung pwede po na kung ano mong magastos po sa pagpapagamot po ni Michael, win naman daw po silang tumulong po. Okay. Doon po sa mga nanakit kay Michael, ilan po doon ang minor? At ilan taon po yung mga minor? Bali, ang isa lang po doon ang minor. Sino po? Yung 70 years old, si Christian daw po. Si Christian. Okay, so si Christian lang po ang minor doon. Lahat ay nasa tamang edad na po. Opo. Okay, good. So, ibig sabihin, lahat after Christian, kasi sabi mo si Christian 17, so yung iba, 18 pataas. Opo. Very good. So, pwede natin kasuhan. Opo. Okay, at may mga
pangalan at address po tayo, tama? Saan tila po? Nay Christina, gusto niyo pong kasuhan natin itong mga batang to? Itong mga nanakit? Apo, kasi po, abuswaldo niyo po yung naragam. Sir, kapag hindi po siya nakagante, dito po nagwabarabi. Ako tama po. Binubugbog po ako ng anak ko. Nagita lang po ako dito sa hapon. Kaya binagwa ko na ikasama. Talaga po itutuloy namin, kakasuhan po. Ako mbaga parang kapag naaaburido nga daw po eh, minsan daw ay nananakit din daw po yung bata. Okay. Kuminsan po pati yung bata na aburido, pati kayo nasasaktan. Opo. Yung anak niyo po mismo. Sir, pag hindi po siya nakagante, ako po kawawa dito. Ikaw ang ginagantihan. Okay. May problema daw po sa pag-iisip ang anak ninyo. Okay po sa inyo? Ipasuri po natin siya? Opo. Sige po. Sige po. Kakasuhan po natin yung mga nanakit sa anak ninyo, tapos yung anak po ninyo, ipagamot po natin siya. Opo. Sa National Mental Health. Opo, sige po. Okay, sasamahan po namin. Okay sa inyo? Okay, good. Staff Sergeant LC Inalizan, WCPD Officer Binyan Laguna. Sarge, magandang hapon. Hello po, sir. Good afternoon po. Sasamahan po namin itong biktima na may problema po sa pag-iisip, mentally challenged, na sinasaktan po ng mga tambay sa lugar nila at may mga pangalan na po kami. So, darating po kami dyan tomorrow. Sarhento, ano po pwede may kaso sa mga to? Pwede po siyang ipasok po sa 7610 po, RA 7610 po. Okay, hindi. Pero po yung ano eh, yung sinasaktan po pala, ma'am, sorry ha, Sarge, nasa tamang edad na rin, 19 years old. Pero ito ay case of pambubulid, pananakit, at yung pong sinasaktan, yung biktima, 19 years old, ay may problema po sa pag-iisip, mentally challenged po. So, ano po pwede may kaso dito sa mga nananakit dito sa mentally challenged na biktima? Ang isa-file po namin, sir, sa bukas po ay RA 7610 po. Di ba 7610, child abuse? Apo, apo. Kasi ito mentally challenged. So, yes, in-assume nyo na wala siya sa tamang ano edad na kanyang pag-iisip. Parang gano'n, yes, ba? Apo, apo. Okay, tapos po? Ayun, by tomorrow po, naka-ready naman na po yung mga documents for filing naman na po yan by tomorrow po. Sige po, Sarge, darating po yung mga staff ko dyan para samahan sa inyong tanggapan. Salamat po, Sarhento. Yes po, thank you po. Thank you po. Nay. Po. Okay, yung reporter po namin, sasamahan po yung anak nyo doon sa kapulisan. Kami na ang bahala may gastos and all, pati sa abogado. However, Nay, after na makapagsampa ng kaso, pagamot din po natin yung anak nyo. Apo, apo. Okay, Nay? Kami yung bala. Apo. Sagot po namin lahat, ha? Apo. Salamat okay. Po. Salamat. Sandali po, mama. Angelo Amoranto. Magandang hapon sa iyo, Angelo. Magandang hapon rin po, Idol. Okay. Bakit mo tinalian si Michael? Idol, ganito po kasi yan. Ano po yan? Yung umaga po kasi, nagiinom po yan dito sa may tindahan. Nasin po kasi yan. Ngayon, yung nag-video, kapit-bahay po, nang hindi naman po alam yung tuwing na pangyayari. Bakit mo tinalian? Okay, kung lasing, nagwawala, eh nandiyan naman mo yung mga taga-barangay, nandiyan naman yung mga pulis na pwede mo ninyong tawagan. Bakit inilagay niyo yung batas sa kamay ninyo at tinalian niyo at pinagsasaktan? Ay na po, Adol. Umihin na rin po naman po yung pasensya sa mga magulang, sa mga ate, ng pauman ngayon. Eh, pagtuwid po may lumalapit. Tapos, hindi naman magulo po si Gusip yung ate niya. Hindi po si maayos. Kaya, ano po, magulo at hindi maayos ang anong ate niya? Yung hindi po maayos po kausap kasi po, sabi, ba't di daw po binanginginig pasensya, noon pa man po, nanginginig po yung pasensya. Sandali lamang, sige, gusto mo minang pasensya, tingnan natin, nasa kabilang linya, yung si Nanay Christina, o dili kayong kapatid. Gusto mong salita, ano, Bernadette, yung kapatid? Opo. Bernadette, good, magsalita ka, humingi ng pasensya. Kasi po, yung threat yung naman nari yung May 7 po, may pumunta po dito sa amin. Magulang po ni Miguel, saka po tatay sa kayo ni Kristan. Ang sa amin po, bakit po yung magulang ang napunta? Isang kailangan na naman po namin, kung sino po sana yun ang gulpe, sila po yung dapat na gumawa ng paraan para po pumunta po dito sa bahay namin. Kasi sila po yung may atraso eh. Saka po, yung pumunta po dito yung tatay ni Miguel, saka po yung tatay ni Christian, lasing po si Kuya Lola, yung tatay po ni Miguel. So, paano po namin siya kakausapin kung lasing po siya? Tapos, yung tatay-tatayan po ni Christian, nagmamalaki pa po na kakainin din daw po namin yung mga salita namin. At
parang sinasabi niya na may utang na loob po ako sa kanya kasi nagsasagot po ako ng mobile sa kanya noon. Minsan sabi ko, kami na po yung dihado, tapos ganun pa po yung attitude nila. Tapos, ayun po, hindi po kami umaano sa kanila na pag hindi po ng pasensya, sila po dapat, hindi po yung gumagamit pa sila ng ibang tao, tapos yung ibang taong ginagamit nila, pinagbabantaan na din po kami. Tapos sila tumulong bulte, parang okay lang po sa kanila na tambay-tambay lang po sila. Which is mali po, kasi ang gusto lang naman po namin, yung pag sila yung nanakit, sila po yung gumawa ng paraan para po makahingi po ng tawad sa amin. Apo, okay. Mr. Amoranto. Hello po. Narinig mo sabi ng ate, eh kayo po ang nanakit, kayo pong gumawa ng problema, dapat kayo po ang pupunta doon sa bahay ng nasaktan ninyo para mag-sorry, hindi ho kayo magpadala ng mga representative ninyo na maghingi ng sorry on your behalf at nagbabanta pa raw. Ay, dahil wala po alam doon sa nagbabanta na kung sino man po magulang nyo. Dahil di ko naman po alam na... Yung ikaw pa mismo pumunta sa bahay ni Michael para humingi ng sorry, personal, o nagpadala ka rin ng ano mo, Alipores? Hindi po, humingi po ang pasensya na. O po, yung mismo kumusap kay Ate Bernadette. Kayo mismo? Eh kaso yung ibang mga kasamaan mo, paano gaganaan patawarin kayo, yung mga kasamaan mo, nagpadala raw ng mga representante at mayabang pa? Hindi, iba po kasi, idol, ano, mga bata pa po, kaya siya nga po yung magulang nila para alamin po bakit po kami pinapatawag ni Ate Bernadette. Ate Bernadette, kayo ba willing makipag-usap pa rin o kakasuhan nyo na lang po itong mga nanakit sa kapatid nyo, ma'am? Okay po. Kasi po, nung makalabas na po yung kapatid ko po sa mental health, parang nagkaroon na po ng ngilip sa amin. Yung puno-puno kami ng galit, naging nabawasan po yun. Kasi po kahit paano, may nakikita na po kami pag-asa na yung kapatid ko po na ipasikap po namin sa mental hospital. Kaya may posibilidad po na gumaling siya. So, nung 18 po at 19, sinabi ko po sa kapatid ko na, Kel, gusto mo ba na mapatawad namin yung mga tao ng gulpo sa'yo? Sige, sabihin mo sa kanila, pumunta dito sa bahay. Mm. So, nung 8:19 po ng gabi, pumunta po sila dito sa bahay. Pero ilan lang po yung nagpunta? Si Miguel po at si Dave po, hindi po sila nagpunta. So, sabi ko, sila lang yung binibigyan ng pagkakataon, pero hindi pa nila tinake yung opportunity. Tapos sabi ko sa kanila, sige, magkakaroon tayo ng formal na kasunduan. Sa Friday, April 21, mga 7 or 8 ng gabi, punta kayo ng barangay. Gagawa ko ng kasunduan para yung kasunduan na yun, ayun yung magiging patunay na hindi nyo na talaga uulitin. Kasi ayun nga po, yung April 21 po, nandun po sila sa barangay, pinaliwanag ko po sa kanila yung danos perwiso. Sabi po nila, hindi po sila pumayag, hindi daw po nila kaya. So, sobrang dami ko na po negosyo sa kanila at ang sabi po nila sa amin, sige, ituloy nyo na lang yung demanda. Teka muna, makasigit. Okay, may nagbanggit ka danos perwiso. Magkano po hinihingi yung danos perwiso? Bali, parang una po kasi sinabi ng po nila, 50,000 daw po yung hinihingi namin. So sabi ko, hindi naman, wala pa naman kami yung presyo noon. Sabi ko, sige, pangatawa na lang nila o namin na 50,000 yung bayaran nyo. So dahil alam naman po namin na may lap lang din po sila, may iba po sa kanila tambay, tapos may mga anak sila. Sige, sabi ko, 24,180 na lang, i-divide nyo sa 6. Okay, ang narinig ko pa, 50,000. Bawat isa? 4,430 po bawat isa. 4,430 bawat isa. So times times 6, 26,000. Okay. So kung pumayag sila sa 26,580, okay na, wala nang demandahan. Opo, bali ang hiningi po namin. Ma'am, ang gusto ko lang malaman. Ma'am, shortcut, please, huwag niyong dugtungan na po. Kung ano lang tanong ko, ma'am, please lang. Yun lang po ang sagutin niyo. So, sabi mo kasi kanina, 4,430 bawat isa kasi 50,000. So parang nagkatawaran sa pagkakaintindi ko. So para makayanan nila, dinivide-divide nyo na lang, paghati-hatian nyo yung kalahati ng 50, which is 26,580, kung lahat sila ay mag-ambag-ambag ng tig 4,430. So kapag pumayag po sila sa 4,430 bawat isa, okay na po, walang demanda. Yes or no lang po? Opo, sir. Natapos. Okay, Mr. Amoranto. Hello po, idol. Okay, hindi ako makikialam sa pagdating sa arigluan at may involved na pera. Okay? Gusto ko lang marinig from you yung reaksyon nyo
na 4,430 bawat sa isa sa inyo ang hinihingin danyos para dito sa kanyang kapatid, doon sa ginawa niyong pananakit. Ano pong naging reaction niyo doon? Sabi po namin, masyado pong malaki. Di po namin gaya yung ganung halagang pera. So in other words, ate, ang gusto niyo pala pera at hindi naman talaga originally hustisya ang gusto niyo. So nung hindi niyo makuha yung gusto niyong pera, ngayon pupunta kayo sa amin para idemanda na lang at makulong yung mananakit. Hindi po, bali meron po sa kasunduan na kapag inulit pa po nila yung kaso ay yung panggugulpi po sa kapatid ko, sigurado na maaano na po sila, madidemanda po. Meron din po doon na kasunduan na sasamahan po kami sa mental health para po sana sila po mismo ang makasakti kung ano po. Okay, ganito na po gagawin natin, ma'am. Right now, Sherry, magpadala tayong reporter. Opo. Samahan itong biktima sa National Mental Health para pagamot. Yun yung muna, kapakanan muna ng bata yung nasaktan. And then doon po sa reklamo ninyo sa pananakit, i-refer po namin to sa Women's and Children's Police Desk. Kasi sabi ni ma'am, pwede nga ng child abuse dahil yung age na bata 19, hindi talaga niya age yun, yung kanyang pag-iisip. That's why siguro sabi ni Sarge na 7610. I-refer po namin doon. Kasi ma'am, pagdating sa arregloan at sa pera, allergic ako dyan. Maliban na lamang kung arregloan sa sweldo. Kasi hindi nabigay yung sweldo at hindi tamang pasweldo, papayag ako dyan. Mangimasok ako dyan and make sure na ibibigay na arreglo tama talaga. Okay, pero kung arregloan at koleksyon, umatas po kami dyan. Sige, Sherry, take over. Ma'am, huwag niyo iba pa ang telepono. Kakausapin kayo ni Odette. At ikaw, Mr. Amoranto, huwag mo ibang telepono. Mag-usap-usap kayo ni Odette sa kabilang linya.